Nag-viral kamakailan ang video ng isang netizen kung saan laman ng kanyang post ang mag-ama na naglalako ng kanilang mga tindang empanada at bagoong habang nag-iikot sa mga kalye sa Tondo, Maynila. At ang ama ng batang nakilala sa pangalang Jobert, hindi na pala nakakakita. Ang kwento ng kanilang pagsisikap at ang ating naging responde, narito at inyo pong panoorin. Kamakailan lamang ay nag-viral ang video na ito sa social media. Agad nating hinanap si Jobert at ang kanyang ama sa kanilang lugar sa Tondo, Maynila. Natagpuan namin si Jobert sa isang barangay dito sa Tondo. Bagamat unang beses pa lamang namin siyang nakasama, kitang-kita namin ang pagiging masayahing bata nitong si Jobert. Agad niya kaming sinamahan kung saan sila nakatira na mag-ama. Nakilala rin namin ang ama ni Jobert na si Edilberto. Napagalaman namin na matagal na pala siyang hindi nakakita. Agad nila kaming isinama sa kanilang tinutuluyan. Inalalayan ni Jobert ang kanyang ama, paakyat sa hagdan. Dito sa maliit na kwartong ito, nakatira ang mag-ama kasama ang isa pa niyang kapatid. Kwento ni Edilberto, galing siya sa pamamasada nang bigla na lamang magkaroon ng problema sa kanyang paningin. 2016 pa po, dumalabas po ako sa sidecar . Padyak po, padyak. Para lang may gabuhay kami ng mga ano ko. Pag uwi ko po, naglilamos po ako. Nagpunas po ang bimpo. Pag punas ko po, bigla na lang sumakit. Hindi ko na maidilat. Tinakbo po ako sa series muna po una. Kahit yung titingnan ng telescope, sinasalang yung mukha ko. Hindi ko po madilat talaga. Masakit na masakit. Hanggang sa, ayun na nga po, inuwi na po ako rito. Kasi na, nag-ano sa akin, nag-alok sa akin na pa-operan daw yung mata ko. Na-operan po ako. Tatlong beses, hindi na naagapan daw po. No grades po . Nagpasukot pa nga ako ng mga salamin, wala . Wala akong makita . At para hindi maging pabigat sa kanya mga kapatid, pinili ni Edilberto na magtinda sa kalye kasama ang kanyang anak na si Jobert. Magtatatlong taon na po siguro kami nagtitinda . Dahil lang po kami nakaarawas mag-ama . Dahil po sa pag-asa, makikita niyo po pag-ano. Pag-asa, kukunin namin. Pati supot, binibili namin yun. Supot ng empanada. 120 pieces po minsan. Minsan 60 lang po. Pagka tansyado ko pong gahon lang po kami sa oras. Kasi sinasaang-aran ko yung anak ko . Baka mamaya masyado mapagod na puyat . Lagi pong nauubos yun. Minsan nakaarating po kami sa Hermosa, Abad Santos po. Umiikot po kami ng Pasolis. Doon po kami nag-aalok sa Abad Santos. May restaurant pa nga ako, pumapakayo sa amin. Ang kanilang kinikita, pinagkakasya nila para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Naaarawas naman po sa araw-araw. Meron pong pambaon, meron pong pang-almusal siya pag papasok siya sa umaga, madaling araw. 5:30 po kasi yung pasok niya. Kami dalawa, mag-almusal kami dito sa Mikanto. Tapos papasok na siya, yung baon niya. Pagdating niya po ng alas 12, labas na po. Magpapahinga muna siya. Mga bandang alauna media, alas 12. Magtitinda na po kami. Hanggang sa abutin kami ng dilim. Pag-uwi namin, ayun po, tulog na siya. Nakatulog na siya, wala na siyang ano. Kaya lang, tinatanong ko muna siya, pag dumating siya rito, kung may assignment siya, nagagawa ko muna po yung mga assignment niya. Grade 4, nahinto po siya. Ngayon lang po siya nagpapatuloy ng pag-aaral. 12 na po siya ngayon, dapat grade 7 na siya. Kwento pa ni Edilberto, sa kanyang mga anak, tanging si Jobert lamang ang nakakasama niya sa pagtitinda. Bali, ano po yan, 5 lalaki. Yung panganay po, may asawa na po, hindi na ano ito. Yung isa po nag-i-bike doon naman sa Paho. Yung isa pa dyan tumutulong-tulong sa mga tita niya para makaano, makaayon. Yung dalawa dito ako. Ako po ang nag-aaskaso. Ito lang pong butang kahit saan ako magpunta kasama ko. Ilan taon na po kami nagtitinda niya. Ayon naman kay Jobert, mas gusto niya
na nakakatulong siya sa kanyang ama. Masaya po. Masaya-masaya dahil nakakatulong po ako sa kanya. Mag-iikot po kami hanggang rotonda. Tapos, ayun na po. Tapos, doon na po kami makakaubos hanggang mapasoli sa Hermosa. Mga 1:30 po, alis na po kami. Minsan po alas 7, alas 6, alas 8, alas 9. Pag di kami inaabot ng mga pagtinda. Impanada po, tsaka bagoong bagnet po. Kwento pa ni Jobert, gustuhin man niyang maglaro, mas inuuna niya ang pagtulong sa kanyang ama na magtinda. Gusto ko lang po tumulong. May oras naman po yung paglalaro. Tsaka pag ano po, magtitinda po kami. Marami din nagsasabi, alagaan mo papa mo, huwag may iwan ha. Ikaw lang alala niya, ikaw lang mata niya. Minsan naman po pinapayagan ako ni papa maglaro. Bagamat ilang taong nahinto sa pag-aaral, pinilit ni Jobert na makabalik upang maabot ang kanya mga pangarap. Dito na namin naunawaan na sa kabila ng pagsubok na dinaraanan nilang mag-ama, ay positibo pa rin siya na maiaho ng kanyang pamilya sa kahirapan. Nagsimisimikap ako para maabot ko yung gusto ko tsaka mabili ko yung mga bagay na wala ako. Ano ba yung mga bagay na gusto mong mabili? Cellphone, tsaka nung pantinda namin, Carlton. Gusto ni Jobert na magkaroon ng cellphone dahil gusto niyang mag-vlog mula nang mapanood niya ang sarili sa nasabing viral video. Hi guys! Sinamahan din namin ang mag-ama sa kanilang pagtitinda. Una muna nilang pinuntahan ang bahay kung saan nila hinahango ang kanilang mga panindang impanada at bagoong. Nakausap din namin ang may-ari ng mga impanadang inilaloko ng mag-ama. At ayon kay Rose Ann, siya ang nag-alok kay Edilberto upang itinda ang kanya mga produkto. Bali po kasi 2 years na po yung empanada namin. So 2 years na rin po silang kumukuha sa akin ng paninda. Bali po kasi yung unang-unang kita ko kay La Jobert, sir. Sasakayan sila ng jeep. Tapos papunta yata sila ng Paho. Parang nanghihingi siya ng tulong na isakay si tatay sa jeep. Ganyan. Tapos hindi pa po sila nagtitinda na ng empanada. Hanggang sa everyday ko po sila nakikita lakad. Hanggang sa sabi ko, gusto kong matulungan sila tatay na makapagtinda para kumita rin sila. So yung first impression ko sa kanila, masipag kasi sila, lagi silang nasa labas. Nakikita ko nagtitinda sila ng mga face mask. So sabi ko, bakit hindi ko sila tulungan? Kaya masipag naman sila. Hindi ko sila tulungan na ibenta rin yung paninda ko. So matutulungan ko sila, matutulungan din po nila ako. Merienda po kayo! Bagong luto lang po, impanada po! Aming ano cheese, chicken, tuna, bacon. Anong po ang flavor niya? Cheese pimiento, giniling po. Ilan po? Tuna at saka isang cheese pimiento po. At panahon na para tayo naman ang rumisponde kina Jobert. Ang hindi nila alam, bago pa puntahan ng programa ang mag-ama, ay namili na tayo ng mga gamit at pandagdag nila sa kanilang paninda. Kasama na ang hiling ni Jobert na cellphone. Itagdag kayo yung paninda ninyo para nagdagdagin ka. Hindi ko po kalahin na bibigyan niyo ako cellphone. Para sa'yo. Para dito po yung ah, ganyan po. Wow, ang ganda naman. Masayang-masaya naman ang mag-ama sa biyayang kanilang natanggap. Ah, may cellphone ka na? Opo. Ito po. Ano? Ay, galing. Ganda. Inspirasyon ng atid sa atin na mag-amang Edilberto at Jobert. Dahil sa kabila ng kanilang estado sa buhay, hindi ito naging hadlang para sila'y magsumikap na magtrabaho at hindi umasa sa ibang tao.
kaya't nararapat lamang sila ay ating respondihan at saluduhan. Bagong luto lang po, empanada po! Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.